Kamusta mga tropang soy? Anong balita sa inyo? So for this vlog, usapan driver's license muna tayo dito sa South Korea. So yung mga may problema dyan, kung paano i-process yung mga driver's license. So meron tayong bisita, yung kasama ko sa trabaho, si Joselito. Ayan, si Joselito Valdez. So ganito, badal yan vlog lang to. Sana naman may matutunan kayo ulit. So wag na yung skip yung video na to para alam natin kung paano yung proseso. So ituturo namin kung paano yung process pagka-change ng driver's license dito sa Korea. So ganito, ang unang step, dapat meron kang professional driver's license. Pag non-pro, hindi po pwede. Dapat professional talaga. So pag may professional ka, paano yung step noon? Dadali mo sa LTO, ganun? Oo. Dadali mo siya sa kay LTO para makuha ka ng schedule para mapa-apostel mo siya. Kasi dati ang tawag, Red Ribbon. Red Ribbon. Ngayon, apostel. Apostel na ang tawag nila ngayon. So yung apostel na yun, makukuha mo siya sa DFA? DFA. DFA. Oo. Pagka nakuha mo na yung apostel na yun, dadali mo na sa embassy dito sa South Korea. Dadali mo na siya. Oh, so anong gagawin natin sa embassy noon? Bali, may hihingin sa'yo si embassy ng mga requirements. Kailangan mo ma-present doon sa Philippine embassy natin dito sa South Korea. Ano yung requirements ni embassy, ni Philippine embassy dito na para ma-issue ka ng certification? Hihingihan ka nila unang-una, syempre kailangan yung professional driver license mo. Pangalawa, yung apostel na. Ah, so yung dalawa na yun. Hihingi nila sa'yo, tapos yung entry mo, tsaka exit, yung katunayan. Isa kasi yun eh, sa requirements na katunayan na nagbakasyon ka. So yun sa passport yun? Oo, sa passport. Oo. Yung sa record mo yun, makikita nila yun. Oo, makikita nila. Mas maganda magdala ka lang ng photocopy nun. Nung passport mo, sa ng ID card mo. Tapos yung Xerox ng driver license mo, pati resibo. Pati resibo. Oo, kailangan merong anon. So ganun nga, tropang soy. Yung requirements dito na kung mag-apply ka dito sa embassy, so requirements niya is, kung mas maigi, Xerox copy ng driver's license mo, yung apostel ba yun? Apostel. Tapos, yung entry-exit mo, yung sa passport yun eh. I-xerox mo siya, pati na yung passport, tsaka alien card, dalhin mo na. So, magkano yung bayad sa ano? Ang binayaran ko nung kasi check nila maigi yun eh. Ang binayaran ko noon, 33,000 won. So 33,000 won pala yung bayad sa certification. So ilang days siya bago ma-release? 3 days na may pasok sila. So 3 days na may pasok? Oo, bibila ka lang ng 3 days. Pwede mo naman patikbe sa akin, pinatikbe ko lang. Papatikbe mo na lang pala. Pwede ka na pumunta rin. Oo, pwede yun. Tikbe na lang. So after mo makuha yung certificate na yun na galing embassy, paano na yung next step? Ito may mga requirements tayo dito. Ayun. Ito ang hahanapin kasi sa iyo eh. Unang-una yung kailangan mo rin pumunta ng immigration. Immigration? Dito. Ang immigration natin dito sa Pyeongtaek, Songtan. So ito tropang soy, ipa-plus ko na lang sa screen. Ito yung mga requirements. Galing saan to, pre? Galing to sa LTO nila mismo dito sa South Korea. Galing to sa LTO ng South Korea. San dito sa Gyeonggi-do meron sila, di ba? Yongin. So sa may bandang Gyeonggi-do, dito sa Yongin. Dito kasi malapit lang sa amin sa Yongin eh. So pa-plus ko na dito na lang yung requirements. Para mas madali pre, pag subway, di ba? Tapos Yongin Station, may mga taxi doon. Sabihin lang nila yung nakalimutan ko tawag nila rito dun eh, sa LTO nila rito. Sabihin mo na lang, magkasi ka na lang sa Yongin Yok. Ayan, tropang soy, subway ka, tapos Yongin Yok, tapos sabihin mo rin yung taxi. Ano yung, alam mo, i-ano na natin sa screen, ano yung tawag dito sa... Mamaya, tingnan yan. Sige, i-ano na natin. Yung Korean, tawag dito, Korean na salita na LTO nila dito natin lalagay. May alphabet nila. Oo, yun.
So, balik tayo sa ano, after mo makuha yung certification, i-apply mo na siya. Mm. So, kailangan bibigay sa iyo yung mga requirements. Tapos ano-ano yung mga requirements na ano? Gaya nga nito yung valid yung lisensya mo, yung valid foreign driver license yung galing sa atin. Original ba 'yon? Dapat mo original. Kukunin dapat nila 'yon. Ah, baga kukunin nila tapos papalit yung ganun. So, tapos pagka okay na na-process na nila, papalitan na nila ng lisensya nila rito, naka-Korean license ka. So dapat in person kang pupunta doon, di ba? Oo, kailangan. Kasi pipicture lang nila. So open sila Monday to Friday. Monday to Friday lang. Monday to Friday. Eto, i-flash mo na lang mamaya sa... Oo, oh, naka-flash na. Ipa-flash natin. Tapos may babayaran na ron, pre. Kasi kailangan doon ka magpapapicture sa kanila. Tapos may eye test din. Ah, mayroon siya lang exam din para sa mata. Mata, oo. Eye test din. Eye test. Ang babayaran mo doon sa eye test, ano? 7,000? 7,000, oh. Chilchonon. Chilchonon? Oo, oh, may bayad yung eye test. Chilchonon. Tapos sa ano sa picture manon. Picture manon. Oh, tapos ngayon kapag ka okay na lahat ng requirements mo, yung form, 'di ba, may form mo pinirmahan. Pakita mo na lang sa kanila. Yun, pagka na okay na 'yon, bibigay ka naman sa kanila ng manon lang ang bayad. So pag nandun ka na yung sa eye test tapos picture. Tapos yung form na pipilapan mo. Ayun, pwede na din pakita 'yon. Pwede form. Ayan, ito yung form. Ayan, ganito yung tsura. Tapos mag-aantay ka lang na ano, ng isang oras. Isang oras lang mag-aantay. Oo, bilis nga rin. So, wala ka ng babayaran, yun lang. Yun lang. Bali, yung babayaran mo lang lahat, ano eh, 27. So, bali, 27,000 won lang yun, mga tropang soy. Bali, ang mangyayari, yung driver's license mo, ipapalit dun sa Korean driver's license mo. Yun ang ibibigay yun sa Korean. So hindi ko na ipapakita yung driver's license na ano eh siyempre ano naman yung for privacy, hindi ko na papakita. So ganun lang talaga yung ano niya, process talaga. So sana may natutunan kayo ha, yung simpleng ano. Ngayon sa mga may problema gaya ni pre Marcelito, nagka-problema siya dun sa Pinas pa lang yun, di ba? Oo, kasi ang nangyari sa akin noon, pwede ka ba kwento? Sige, kwento. Kasi ang nangyari sa akin noon, andito ko, pina-SPA ko lang, special power of attorney sa kapatid ko, pinarenew ko. Mali pala yun. So pinarenew niya na hindi, wala siya doon? Na wala ko doon. Oo, pwede pala yun. No? Ngayon na nalaman nyo, pwede pala yun. Pwede siya, pero pagka mag-apply ka na rito. Sa biometric at saka yung picture mo, wala? Wala talaga. Hindi tatanggapin sa embassy pagka resibo lang. Kasi resibo lang papadala sa'yo eh. Kasi hindi ka naman bibigyan ni LTO ng card kasi wala ka ron eh. Walang picture tsaka biometry mo eh. Ayun mga tropang soy, wag na wag niyong kakalimutan. Yung card kasi kailangan yun, hindi yung resibo. Yung card mismo ang ipapakita nyo dito sa embassy, no? Sa embassy. Kaya nga. So anong nangyari? Tapos ngayon, nag-conflict yung ano mo? Oo, nagka-conflict na ako. Ginawa ko, umuwi ako ng Pinas. So syempre, hinahanapan ako ng card. Uwi ako ng Pinas ngayon. Pag uwi ko ng Pinas, nagpa-picture ako, biometry, lahat ng proseso ng LTO, ginawa ko. Ngayon, pagbalik ko rito, nagkaroon ako ng problema. Kasi hindi tinatanggap ni embassy kapag kamali yung date of issue, tsaka yung, kasi yung driver license natin, may date yun dito sa may ilalim, yung picture. Ayun, hindi na sila tugma. Kaya nga, isa pang tip dun sa kung yung mga nag-a-apply dyan. Dapat yung mga biometric, yung mga date of issue, date of processing, mga ganun-ganun, dapat magkakatugma mga yun. Lahat, pati di simple. Lahat. Ganito. Lahat. Pwede natin pakita yung sample. Oh, meron kang sample. Ito. Pakita ako. Ito, kaso, ano pa ito eh? Red Ribbon pa eh. Apostel na kasi ngayon. So, ito siya, guys. Ito ang red ribbon. Red ribbon pa ito. So ngayon, pakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko, nagkaroon ako ng conflict. Itong may bilog. Kasi si embassy mismo nagpaliwanag sa akin na ito eh. May kita nyo ito, may bilog siya. Kita ba? Hindi masyadong kita, pero... May bilog. Pero ganun na lang, date of issue. Kasi ito yung date of issue ko.
11-20-2017. So, ito yung sa card? Ito yung sa card na, yung nagpa-picture na ako, tsaka biometry. Malayo talaga. Oo, was one. Hindi na-allow ni, ano yan, ni Philippine Embassy. Yan. Tingnan nyo. Hindi masyadong ano. So, yun nga, nangyari sa kanya yung date dito, Pisho. Pero shoutout sa mga taga-embassy, talagang ano nila. Kasi, kaya kung i-allow nila to, siya din mahirapan. Kasi pagdating dito sa, ano nang tawag dito, LTO dito, ibabalik din nila, hindi nila i-approve yun. Kasi yun, nga, nagka-conflict. Yun nga, nagagalit na nga ako nung kay, ano, eh, kay Philippine Embassy natin dito kasi masyado siyang mahigpit na noon. So ngayon naiintindihan mo na kasi nga, just in case na ipilit nila yan na mali, pagdating naman dito sa LTO nila rito sa Korean license, nonsense din, may, ikaw lang din mahirapan kasi hindi nila i-allow talaga pag may mali. Kaya dapat i-check nyo yung, ano, yung OR number, kailangan tugma-tugma yan, yung NO number nyo sa driver license nyo. Pagkukuha pa lang kayo, pagpapa-apostel nyo pa lang siya, i-check nyo na maigi. Kaya para hindi na kayo magkaroon ng problema. Kaya nga, ganun nga yung isang tip, dapat pare-pares yung nakasulat dun sa card mo at saka yung sa resibo, lahat-lahat dapat pare-pares yun. Hatugma. Para hindi kayo mahirapan, hindi kayo magkaroon ng conflict, hindi sayang yung oras, hindi sayang yung pera kasi namamasahin kung magastos kayo. Kaya nga. So ganun na lang, tropang soy. Kung may katanungan kayo, comment down below at sasagutin niya. kasi ako wala akong license dito sa South Korea. So hindi ko alam yung tamang proseso. So ngayon ko lang nalaman. So salamat kay paring Jose Lito Balde. Shoutout nyo pala ang mami at kay Batu Tay sa baby namin. Ayun, shoutout sa'yo mami ha. Shoutout kay Mami Eva Del Monte. So ganun na lang pre. Ganun na lang. No. Oo. So pag may katanungan pre, tapos hindi mo masagot, tanong mo lang sa akin. Oo, sige, tatanong ko sa kanya. Kamisado ko eh. Tatanong sa kanya, tapos si ano na. Comment. Huwag kayong mag-alala, sasagutin namin lahat ng mga katanungan nyo. So ganun na lang, mga tropang soy. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na vlog natin. Huwag na huwag niyong kakalimutan. Jake TV. Okay. Ayun, shoutout sa mga pimpi naman dyan ha. Shoutout din sa mga bagong subscriber natin. So,